Yeah, well, I don't know. You wanna stop by later? Maybe I'm gonna fix something too. You wanna grab something from the street and bring it home? Well, yeah. What's up mga friends? Kamusta na kayo dyan? Nandito na naman tayo ngayon sa Calvus TV! Bago tayo magsimula mga friends, kung bago ka sa aking channel, pakipitik naman ng subscribe at bell button para ma-notify ka kaagad pag may bago tayong video. What's up mga friends? Nandito na naman tayo ngayon no? Sa bago nating vlog. Nandito tayo ngayon sa San Malo. Pero dito lang tayo dumaan sa likod. Mainit ang panahon pero mainit din ngayon ang resulta ng pandemya dito sa Macau. Ito papunta San Malo to. Ayan dyan San Malo yan. Tingnan natin kung marami tao. Check natin mga pangyaw. So ngayon pupunta tayo sa mga casino no, sa Grand Lisboa at saka sa Lisboa. Titingnan natin yung kung gaano karaming tao dito. Eh, ito yung San Malo mga friend. Kung mapapansin niyo ko konti lang ang tao dito ngayon. Dahil nga close pa rin ang border ng Macau at China. Ayun. Nung wala pang pandemya, kahit ganito kainit dito, grabe ang tao dito, akala mo piyesta palagi. Yan. Kung mapansin nyo, wala ganong tao. So ngayon pupunta tayo sa Grand Lisboa. Titingnan natin kung marami ding tao ngayon doon. Kasi ngayon maraming pinauwi na Pilipino. Maraming nagbawas ng tao na mga empleyado sa mga kasino no. So kasi yun ang basihan nila. Kukunti lang ang profit ng mga kasino ngayon. Kukunti lang. Loss, puro loss sa buong buwan, buong taon. So titingnan natin kung ano karami. Gano'ng kakunti na lang yung mga pumapasok ngayon. Dahil yung iba dyan magsasara na. Tulad sa Lisboa casinos, marami ang magsasara. 6 na casino. So ngayon pupunta tayo doon sa Grand. Titingnan natin ano. Tara. Ito ang Grand Lisboa mga friend. Yan. Kung mapapansin nyo, ito napakakunti lang na tao ngayon. Yan. Noong araw dito, napakaraming tao. Akala mo, mall yan. Labas-pasok dito yung mga tao. Yan. Labas-pasok dyan. Dito, maraming nagtatambay. So yun, kung mapapansin nyo, wala talagang pumapasok oh. Oh, walang tao, empty. Yun. So yun ang isa sa mga epekto ng pandemya dito no sa Macau. Halos makikita mo sa loob ng kasino mga empleyado lang. Yan, walang pumapasok. At ito naman Lisboa Casino. Ito yung entrance niya. Kung mapapansin nyo, wala rin gaano pumapasok. Yan, wala rin gaano pumapasok oh. Dito akala mo piyesta dito lagi, marapakaraming tao. Ayun. Yung kung mapapansin nyo noon yung sa SM yun, kung gaano karaming tao sa SM na pumapasok, ganito rin dito kung araw sa mga kasino. Pero ngayon mapapansin nyo konti na lang. Ayan.
Ito naman mga friend, ang hotel entrance ng Lisboa Casino. Dito, napakarami ring tao dito noon. Araw man yan o gabi. Papapicture. Kumbaga eh, yung mga turista ba, dito yung puntahan nila. Papapicture. Yan. Grabe ang tao talaga dito. Pero kung yun, kung mapapansin nyo, o yun o. Ito yung entrance niya. Yung mga pupunta dito na mamasyal na lang, walang naglalaro, walang nagsusugal. Kung mapapansin nyo doon sa loob ng casino, puro ano lang, mga empleyado. Ayan, wala. Doon po papasok. So, dito tayo. No, walang, ikita nyo, walang papasok, no? Tsaka nung mga nakaraan kasi, yun ang problema ngayon, mga friend. Nung nakaraan, sa company namin, sa Lisboa Casino nga, bali, yung mga kasamahan namin, bali 31 na laumin ang kinauwi na. So, hindi namin alam kung kailan kami. Kasi, yun ang ano ng gobyerno. Talagang pinapapatupad ng gobyerno ngayon. Hindi lang ang Lisboa Casino, kundi buong casino sa Macau. Kasama yung yan, yung Win na yan, kasama yan. Galaxy, Venetian. Talagang ano, yung mga lawmaker nila, talagang in-urge nila yung mga foreign worker na pauwiin na. Puro local na lang ano nila ang i-employ nila dito. So kung mga nagbabala kayong nag-apply dito, mga friend, siguro much better na hintayin niyo na lang after 6 months na kung maging okay yung ano dito sa Macau. Yung situation sa pagkontrol nila ng mga turista. Kasi ang hanap buhay dito naman ano lang eh, pinagkakitaan ng gobyerno ng Macau is turismo. Mga galing mainland China, yun, napakarami yun. Kaso wala talagang pumapasok kasi kontrolado. Pangalawa, lockdown din ngayon sa Kuan, sa Shanghai hanggang ngayon. So yun, medyo ang ano, talagang playing safe yung Kuan, gobyerno ng Macau. Pangalawa, yung mga profit ng mga casino, talagang lost billion of Hong Kong dollars ang nawawala. Kami, hindi pa namin alam kung hanggang kailan kami dito. Pero yung iba sa amin, pinagamit na rin yung mga force leave. Wala pang sinasabi yung company namin. So, yun lang muna mga friend, no? Sa sunod na vlog natin, update, titingnan din natin yung ibang casino, kung ano yung status nila. Pinakita ko lang sa inyo, yung mga entrance lang yon, may papasok o wala. Kasi nung araw, talagang napakarami. Labas-pasok yung tao. Ngayon pinapakita ko lang kung may pumapasok ba o may o wala sa mga casinos. So yun, maraming salamat mga friend sa panonood sa video ito. Update na lang sa sunod na video, no? Puntahan natin yung ibang casino. Thank you. Ito yung President Casino. Ayan, kung mapapansin nyo rin, wala rin gaanong tao. Wala rin tao, mga friend. Ayan. Marami din yan. Noong araw, tao dyan pumapasok niya. Kung wala, walang wala talaga. Empty. Ayan, kung mapapansin nyo. Diba? Wala. Ngilan-ngilan lang yung mga dumadaan. Yung entrance ng Win, mga friend, oh, wala rin tao yun, may isa pumasok. Win Casino, Putilan Casino yan. So, ito naman yung Star World. Yan, Star World Hotel. Uy, Luna. Tingnan natin kung may mga guests. Ayun, yung bus nila, oh, 4 empleyado lang yan.
Ready pa tayo. Ito yung entrance ng Star World Hotel. Mga friend, kung mapapansin nyo, ayan, may pumasok dalawa. Pag pumasok ka sa loob, halos na't makikita mo dyan mga empleyado lang. Ayan. Noong araw, labas-pasok din ng mga tao dyan. Empleyado lang. Ayan ang Wynn and Hotel. Wynn Hotel and Casino yan. Yon. Ito naman ang LR Hotel and Casino. So dito nung araw kasi mga friend, kahit saan ka pumunta dito, napakarami talagang tao dito. Pero ngayon oh, ito yung epekto na ang pandemya dito sa Macau. Yan, walang kataw-tao. Meron man, pero mga ilan-ilan. Ayan, entrance ng LR. Ito yung entrance sa casino. Oh. Pag pumasok ka dyan, makikita mo puro empleyado lang. Ayan. Ito naman yung entrance ng hotel. Dito tayo. Ganyan lang. Wala. Wala rin. Halos lahat dito pag pumasok ka sa mga kasino, akala mo, makikita mo talaga po empleyado lang. Ayun mga friend, nandito tayo ngayon sa loob ng Conrad Londoner. So kung mapapansin nyo, ikutin mo. Yun. Walang daanong tao mga friend na pumapasok. Noong araw, napakaraming tao dito. Pumapasok dito pero ngayon wala na. Tingnan natin dito sa may kasino nila. Isa sa mga problema ngayon ng mga kasino, wala silang guests na walang naglalaro. So, pag pumasok kayo sa loob, halos makikita nyo dyan puro empleyado lang. So, ganun din sa buong mga malalaking kasino, Venetian, makikita nyo puro empleyado lang yung nandoon sa loob ng casino. So, lahat ng mga foreigner kasi mga friend, in-urge ng government na palitan ng mga local kasi maraming local na walang trabaho. So, ngayon, itong video to, pinapakita ko lang kung ano yung epekto ng pandemya dito sa Macau. So, yun, since close pa rin yung border dahil nga lockdown sa Shanghai hanggang ngayon, sarado pa rin yung border gate para sa mga turista dito na papasok. Alam naman natin, yun lang ang isa sa mga kinabubuhay ng gobyerno ng Macau, mga turista. So, ito, nakita nyo na mga friend. So, hanggang dito na lang muna. So, next video naman, papakita ko sa inyo sa ibang casino. Thank you for watching. Bye-bye.